Kamusta pala yung experience mo sa immigration sa pagpasok mo sa Amerika? Pa-share naman. Okay, bilisan ko lang. Yung experience... Oh, gagawin ko ba na sariling vlog o sagutin ko na ngayon? Sagutin ko na ngayon. Yung experience ko sa immigration pagpasok dito. Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa last two videos kasi hindi tayo nakasagot ng mga comments nyo eh. So, kung bago ka dito, ako po si Vince, Filipino, living the American dream at gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may upload ako ng vlog. So, ga-upload ako ng vlogs ko every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time at ayun, sinasagot natin yung mga comments nyo sa latest video. Let's go! Bago pa lang lahat, pasensya naman sa background. Guys, ang kalat pa dito sa ating studio. Wow. Tapos nag-shoot kasi ako kanina. Ito na yung pinaka-background ko dun sa mga product review na mga pinagkagawa ko. Eh, hindi ko na nalimpit kaya sabi hindi. Pahala na, vlog na tayo agad. Kasi hindi ako pangit eh. Let's go. Eh, ito pala yung mga pa-ilaw guys. Wala lang. Nabanggit ko lang kasi parang ang weird nung itsura sa frame. Pero, let's go. The show must go on. Susan Lucky, thank you for sharing. Good day. Juno Adams, mga lindan. Sa case ko, wala nang yellow packet. Passport lang yung visa. Uy, ganun na pala ngayon, guys. Alam nyo na, 2019 pa ako nandito eh. Dati kasi may yellow packet pa eh. Mitzi Takashi, thank you so much po, Sir Vince. Anytime. Nurse Marian, ayo, same lang po kahit anong citizenship mo. Looking forward sa American Air. American Air? Soon, Vince. Yung Air ba? Guys, alam nyo ba lately, dito sa amin sa Chicago, ramdam namin yung usok galing Canadian. Canadian, Canada. So, yung ano, Canadian, ano tawag doon? Smoke. Ayun, sa mga naka-follow sa akin sa Instagram, story ko naman yun eh. Or actually, kahapon, Chicago and Detroit ang pinaka, actually, worst air in the world. Gusto nyo yun? Ewan ko nila kung gusto mo pa rin yung air. There's Marian. Sa August na flight namin, uy, nice. Kamusta pala yung experience mo sa immigration mo sa pagpasok mo sa Amerika? Pa-share naman. Okay, bilisan ko lang. Gagawin ko ba ng sariling vlog o sagutin ko na ngayon? Sagutin ko na ngayon. Experience ko sa immigration pagpasok dito. Pagdating ko, tama ba? Kaya, Chicago na pala yung diretso ko dito. Sa immigrant, ano ha, sa immigration. Ibang isa tourist, iba rin yung experience ko doon. So, nung dumating ako dito noong 2019, kasi from Manila, ano ba yung, sa mga nakanood ng vlog ko, saan ako lumpag yung una noon? Manila to Incheon, tama ba? Manila to Incheon, Korea. And then, from Incheon, tama ba yung Bicas ko? Incheon, diretso na sa Chicago. So, isa lang yung stop ko. Wala. Ay, ang tagal ko pala guys. More than 2 hours yata akong na-hold. Na-hold talaga. More than 2 hours ako na, ano, na nag-aantay sa immigration. Kasi nga, hindi ko alam kung na-share ko before. Parang, hindi naman nagka-problem. Pero, may mga chinex sila about sa medical ko. Alam nyo na, galing tayo sa Pilipinas. Medyo madumi yung hangin. Ganyan. Sinusure lang nila na malinis yung lungs ko. Ganyan. So, ang daming ginawa sa akin nun guys. Kasi, alam nyo na, sa Pilipinas maraming cases ng TB, 'di ba? Eh dito sa Amerika na eradicate na nila yun, meaning walang cases ng TB dito or matagal na nila na eradicate spell. Ganyan. So yun, pinagano ko. Ay hindi, sa immigration yun, i-check nila kung clear yata nila sa embassy sa Pilipinas kung clear pa talaga ako. So okay naman, after 2 hours pinalabas ako na healthy po si Vince, 'di walang ganung sinabi. So in short, nakalaya. Tulungan niya. Ano, pinaalis, nakalabas ako after 2 hours. Ang tagal ko doon nasa holding area ako. Anyway, wala namang bad experience. Okay lang, ay sinakaupo lang ako dun. Tinanong lang nila ako kung may susundo sa akin. Yun yung pinaka-experience ko. Sa immigrant, sa tourist, iba rin naman yung experience ko. Naalala ko nung first time ko makarating dito sa tourist visa, tinanong, may dala ka ba in the English, syempre? Do you have any chicharon? Pero tinanong kami kung may chicharon akong dala. Bawal kasi yun. I don't know kung inaano lang ako, kung nagpapatawa lang siya or something. Or tunay na tanong yun. Pero tinanong talaga ako, do you have chicharon? Sabi ko wala. So yun, Nurse Marian. Ian Paolo Masangkay, thank you sa mga info, Kuya Vince. More subscriber to come and God bless. God bless you too, bro. Friends, Jello Valladolid. Vince, ano ang maipapayo mo sa mga new migrants na nagkakaroon ng struggle sa kanilang adjustment sa buhay dyan sa US or sa kanilang trabaho? Thank you po ulit. Ganun talaga, sa unang dating mo dito, mag-a-adjust ka talaga. Lalo, kunyari ako, gaya ko, or sa mga ibang immigrant na born and raised sa Pilipinas tapos dumating ka dito, malamang matanda ka na, diba, gaya mo. Parang hirap. I mean, mahirap siya kasi syempre hindi naman ito yung kinagisnan natin eh. Mag-a-adjust ka talaga sa way of living. So, tanong lang kayo sa akin kung anong gusto niyang matutunan. Oo, kala mo naman, talagang tagal na dito. Pero, alam nyo guys, hindi ko naman kinukull out lahat ng mga kapwa Pilipino. Pero, meron dito yung iba mga, yung may mga maedad na tapos, parang iba yung ano nila. Parang, wala. May ibang ma-attitude. Ma-attitude! Hindi, joke lang. Mabait yung mga Pilipino dito. May mga ilan lang talaga. Joke lang. I mean, kung yung mga pangit na ugali guys, iwan natin sa Pilipinas. Buwak. Joke lang. Uy, joke lang baka seryosohin niya.
Jaisel Queen Sature. Hi Sir Vince, additional info lang po sa experience namin. Yung yellow packet binuksan na sa airport ng Abu Dhabi noong nag-connecting flight po kami doon papunta dito sa USA. Sobrang nagulat po kami kasi ang instruction sa amin ng agency is dito, nasa USA yun bubuksan. Correct, di ba? Huwag daw bubuksan. Sobrang kaba po talaga. Yun pala, mayroon na silang USCIS na nakabase po doon at immigration officer din po yung nag-process ng paper. So, ganun pala doon guys. So, alam nyo na. Thanks, Jaisel Queen Sature for the info. I didn't know that, bro. Brent Jello Baladulidulit. Hello, Vince. Meron lang akong gustong idagdag. Pag Filipino ka na naturalized Japanese citizen, magbabase pa rin ng USCIS or NVC sa iyong country of birth, which is the Philippines, pagdating sa visa bulletin. Ganun pala. Visa bulletin. Sabi ko VC. Visa bulletin. Ganun pala siya, guys. Pag current ang immigrant visa category na in-apply ng petitioner, proceed ka agad sa NVC stage. Correct. Ganun talaga, guys. Pero pag hindi, you have to wait until your priority date becomes current. Gaya nung in-explain ko dun sa previous vlog, guys. By the way po, para sa mga hindi nakakaalam about priority date, ito po yung date ng pag-submit ng petitioner, family-based or employment-based nyo ng inyong petition sa USCIS. Thanks. Very well said. Prince Jello Valladolid, kung magulay explanation ko sa last vlog. Thank you for explaining. Thanks and God bless po. Thank you, kamo, sa pagtulong sa akin, Prince Jello Valladolid. YouTube video, maganda daw dyan. Yes, maganda dito sa Chicago. Kung may tanong kayo, comment down below. Dolfo Tromata Jr. Brad, matanong ko, ano ba ang mga proseso para makapasok sa Amerika at magkano din ba ang pamasahe mula Manila patungong Amerika? So yung process, maraming vlog na ako na ilabas dun. Yun nga, merong family base, merong employment base. Kung immigrant, syempre, kung working visa, iba rin yun yung mga H-1B na type na visa. Anong klaseng visa ba? Rodolfo Tromata Jr. Bro, anong visa ba? Kasi iba-iba yun. Sa pamasahe naman, depende rin. Pansin ko, kunyari, kapag galing ka Manila, papunta kang LA, yun nga, California, mas mura yung TIF. Dito sa amin sa Chicago, pag galing kang Manila, ang mahal, parang twice yung airfare. So, it depends where you're going, bro. So, yun, Batang PX Twice, pakagandang state. Yeah, maganda talaga dito sa Chicago, Illinois. Shoutout to Angelina Herrera, Rashmi Rai, hello, Maggie Kalamba, hello Vince, new subscriber here, konti na lang uubos ko na panoorin yung vlogs mo, Nax, thank you naman, Maggie. Nag-search kasi ako ng OFW in Illinois at ikaw yung lumabas. Wow, sikat yarn. Thank you, YouTube. Kaya nag-subscribe ako. Salamat. Gusto mo yung perline, nire-reply ko. Nakahanap kasi ako ng work dyan. Uy, congrats! Soon, makakapunta na kami ng family ko dyan sa Arlington Heights. Yes, I know where that is. Dyan malapit yung mga tropa natin. Medyo malayo sa akin yan, mga 15-minute drive. Alam nyo naman dito, guys, sobrang kalkulado yung pagdadrive mo, paglalakad mo. Gamit ka lang ng Apple Maps or Google Maps, not sponsored. So yun, ano pala app for the bus dyan? So dito, pag mag-ahanap ka mag... Ano ba, nabubulol ang hirap mag-Tagalog, guys? Wah, feeling! Ano yun? If you're going to take a public transport, i-download mo yung Ventra app. V-E-A-N-T. B-E-A-M, smile. Iba pala. Smile kami pag-beam. Paghalatan yung edad ko, guys. Alam nyo ba yon? Kung ano yung kanta na yon? Going back na dun sa public transportation sa bus nga, i-download mo yung Ventra app. V-E-A... Walang A. V-E-N-T-R-A. Ventra app, yung color blue. Ayan, makikita mo. Pwede kang bumili ng ticket dun. Pwede kang mag-ing advance order. Advance purchase ng ticket. Ano pa ba? Makikita mo yung arrival times, yung schedule ng bus, train. Yes, bus at train. Ayun, dito sa Chicago. So, ayun, ano pa bang next? Ah, meron pa pala. George Marino. Morning, Sir Vince. Ganda ng weather dito sa Illinois. Bumaba na akong barko at uwi kami ng Pilipinas for vacation. Nak, sana all naman, Sir George Marino. Pasalubong. Enjoy and have a safe flight and vacay. Brenjelo Baladolid. Wow, ang ganda talaga ng Chicago. Meron pa kaya dyan yung mga mafia. Katulad ni Al Capone. Wala nang ganun ngayon. Hindi natin alam. Frontaneo. Ang ganda ng Chicago, bro. Parang naglalaro lang ako ng The Last of Us Part 1. Nalilit. Ang hirap ko, no, guys. At Part 2 sa PS5 gaming natin. Ramdam ko parang nasa US ako ngayon habang napapanood ko vlogs mo. See you soon dyan, Brody. See you soon, bro. Which one dyan? Vince, pumapayat ka. Talaga pa? Anong gusto mo? Anong pasalubong gusto mo? Ngayon lang ulit ako nakanood. Andiyan kami sa Chicago last 2 weeks ago lang. Sobrang ganda ng city of Chicago. Sayang di kita nakita. Grabe, ano? Kugala. Kahit saan mo makita. Dapat chinat mo ko, bro. At palagi ako nasa city. Palagi ako nasa downtown every week. Kasi nga, di ba nag-work ako dun. So, willing naman ako to meet. Ay, bullyarn. Cheers, more power to you, bro. So yun, let me know sa mga pupunta dito. Tour guys, hindi ako tour ready. Baka ako pang i-tour nyo pagdating nyo din. Medyo ako lang. So yun, let me know kapag matry dito. Pwede tayo mag-vlog.
flag. Pwede tayo. Mine, I'll show you around. Ganyan. Mura lang talent. What? Joke lang, guys. Ano ba? So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Walang ganap today. So, sa mga hindi nag-skip, pag kinapos na to, thank you so much. Thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. If you have any questions about Boy America, kahit ano, comment down below. Or kahit ano. Don't forget to like, comment, and share this video. Again, subscribe to this channel if you haven't yet. Nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. If you wanna connect with me, don't forget to follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!